sikat ng araw, pag-ikot ng mundo. Hi guys, mayong buntag sa mga Cebuano and sa mga taga Negros. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Ate G, and for today's video po ay atin pong tatalakayin ang tungkol sa discrimination o discrimination. Ano ito? Ano ang epekto nito sa mga taong biktima ng discrimination? Ano ang mga uri at ano ang mga dahilan kung bakit may discrimination na nagaganap, guys? So, ikaw ba ay biktima ng discrimination? Sa edad mong yan, anong klaseng discrimination ba ang iyong nararanasan? So, kapag interesado kayo guys sa ating topic for today ay mag-write down lang po kayo sa ating comment box below. And without further ado, let's start guys! Respeto sa kapwa ang kailangan upang discrimination ay maiwasan. Guys, let's spread love and not hate and thus discrimination. Ang discrimination ay ang negatibo at hindi makatarungang pagtrato sa mga tao dahil sa pagkakaiba ng kanilang katangian o ng status sa buhay. Mga uri o mga anyo ng discrimination. Ang una guys ay ang paniniwala o relihiyon. Dito natin makikita yung mga taong nagpapa-convert sa ibang relihiyon kung saan dinidiscriminate nila, minamaltrato nila yung mga tao na dati nilang kasamahan and nung hindi pa sila nagpapa-convert sa recent na relihiyon nila. So, maling-mali po yun, guys. Pangalawa ay ang status sa buhay. Kapag mayaman ka at yung kapwa mo ay mahirap, ito ay based on reality and real experience, guys. Kapag mayaman, ang totoong mayaman talaga, guys, hindi po yan nag-discriminate ng mga mahirap. Bagkus, tumutulong po yan sa mga tao na naghihirap sa buhay. Yung mga ano lang guys, yung mga feeling mayaman, yun talaga yung number one na ano na magaling mag-discriminate ng kapwa nila. Yes, yung mga alanganin na mayaman, sabi nila. The next one is the tungkol po sa kasarian o sexual orientations. Yes, hindi po to lingid sa ating kaalaman. This is regarding on the gays and also sa mga lesbians or the LGBTQ. Sila rin for sure nakaranas ng discrimination. Yung iba nga guys, minsan sa ano pa yun, sa mga kamag-anak pa natin, yun, and also sa komunidad. Ang kasunod ay ang kapansanan o yung physical na disability. Ito guys ay naka-focus yung discrimination lalo na sa ano, sa mga public transportations guys, no? Buti na lang ngayon may batas na sa mga buses may mga reserved seats yan sila for disabled individual. And also guys, ang pagtanggap ng benepisyo sa pamahalaan. This is very common guys, lalo na ngayong pandemya, no? Nangyayari to, yung mga ayuda from the government. Yung ibang, ano, hindi ko nila lahat guys, pero yung ibang, ano, mga officials from the municipality and also sa mga barangays na nasa, ano guys, lalong-lalo na sa mga rural, ano, sa rural areas sa indigenous barangays. Guys, unang-unang nakatanggap ng ayuda ay ang mga malalapit na mga kamag-anak, yung
kapamilya nila, guys. And also, saka yung mga nasasakupan, mga mamamayan niya. And kasunod ay ang estado sa pamilya o kapag ma-influence siya ang pamilya. And this was, ano guys, na-experience ko ito when I was elementary na yung I have a classmate na anak siya ng barangay captain sa lugar namin, guys. As in, sila yung pinaprior. Discriminated yung mga klase ko na ano, na nasa ano lang, guys, yung mababa yung ano, sa buhay, estado sa buhay nila. Yung mga mahirap, katulad ko. Yes, hindi ako exempted doon, guys. Nakafocus yung attention, lalo na sa mga teachers, sa mga barangay, no? Barangay-barangay na mga public schools. Talagang nakafocus yung attention, pinapakita na may special treatment yung mga anak ni ano, ni Leo, anak ni Kapitan. Yes, and that is reality. And also guys, sa edad, lugar also na pinagmulan. Akong experience ko ito before when I was working as a receptionist sa embassy sa Makati. Sobrang discriminated ako, guys, dahil alam nila potensyanay. Ay, ano to, Ilongga to, ano to, ganito to. Ay, matigas ang dila nito, hindi to marunong mag-English, hindi to marunong mag-Tagalog. Sobrang, ano guys, nakakababa ng self-confidence kapag discriminated ka sa mga tao na nakapalibot sa'yo. Mga langga ay ang kulay ng balat natin, as in physical na ano. Ay, yung iba kasi, pag dinidiscriminate yung uy, maitim yan, probinsyano yan, ano yan, alta yan. So, guys. You serious? Pre daw yan. So, pag may itim na malalaking tao, discriminated yung mga, ano, iba yung physical na outlook. Yes, ang kasunod ay ang trabaho o posisyon. So, ito talagang trabaho o posisyon. Hanggang ngayon, guys, nangyayari ito. Ito yung personal experience ko dito. When I was working in a BPO, guys, as a security personnel. Yeah, front desk and also, yun nga, internal kami, guys, sa BPO. So, nangyayari doon, guys. Ranas ko ito, eh. Hanggang ngayon, nakatatak pa ito sa, ano, sa puso ko, sa isipan ko. And also, ginawa ko itong motivation din. Dahil, dinidiscriminate yung mga, ano guys, yung mga, uy, si ate guard, uy, si manong guard, discriminated yan sila, guys. Although, hindi naman lahat, pero, 60% out of 100% discriminated yan. An experience ko to before, nung, may nangyayari na incident sa loob ng call center, guys, na may lost and found item na iniabot sa akin. And itong tiwala nga, itong speaking of tiwala, guys, ito naman yung ano natin. Nagtiwala ako sa kasamahan ko kasi nga, inabot sa akin nung housekeeping personnel yung found pouch na may mga lipsticks, mga basta mga kaechosan sa pang makeup, guys. And it so happened na papauwi na ako noon, guys. And yung kapalitan ko, siya na yung nandoon. Ito namang kapalitan ko, syempre mas matanda sa akin. And ano rin yan, degree holder din yun, guys. Nagtiwala talaga ako na ano, sabi niya sa akin, dumating kasi siya past 7 na. So dapat, pagka 7 talaga, palitan na namin yun. So, it so happened, guys, na past 7 na siya umalit sa akin. And since may found item kami, pouch, dapat, guys, naka-itemize talaga yung laman noon. Inumpisahan ko na siyang nilag, nakalag ina sa lagbook ko. Pero, sabi kasi ng kasamahan ko,
Or siguro umuwi ka na, ako na dyan, ako nang bahala dyan, ako nang mag-itemize sa mga item na nakikita na ano dyan, nasa loob ng pouch na yan. So ako naman itong si Tanga-Tanga, guys. Siyempre ate-ate namin yan. Nagtiwala ako. So umuwi na ako, guys. Wala na eh. Pagod na. And it so happened by that time na may mga ano kami, may mga boss, mga country manager from Australia and also from North America that time na mga country managers, mga bisita namin. So talagang busy kami, guys, kahit pagkain nga namin sobrang hirap kumain. And also yun nga, umuwi ako, guys. Hindi ko akalain na hindi pala niya ina-itemize yung ano yung nakalagay doon sa logbook niya is that a found pouch. Hindi naka-itemize kung anong laman nun. So it happened naman na after 3 days, hinahanap na ng ano, guys, ng call center agent. Hinahanap na kasi nga ano, sabi niya, "Uy ate, may nakita ka ba na pouch dito?" Sabi niya ganun. Sabi ni kuya, ano, ni housekeeping personnel, tina-turn over daw niya sa iyo. Sabi ko, "Yes, ma'am. Mga ano na yan, mga 3 days na ata," sabi ko. "Pero ma'am, try niyo pong akyatin doon sa ano, sa section namin sa taas," sabi ko, "sa ibang floor, guys. Nandoon po yung lost and found section namin kasi nga dapat talaga, guys, ang policy doon." So guys, ang policy talaga pag nasa PPO ka after shift, pag may lost and found item ka, ay talagang i-turn over mo yan doon sa office nyo or sa may section kayo doon na talagang doon naka-turn over lahat ng lost and found items sa floor. So it so happened, guys, na ano, na hindi pala na turn over ng maayos sa kasamahan ko. And off pa niya, hindi siya makontakt. So patay na ako, guys. Hindi namin alam kung saan talaga yun. And then ang camera sa CCTV sa entrance door namin, hindi gumagana, guys. Sira. So nung time na yun talaga, guys, ano na, pinagtutulungan na ako ng call center agent na yun. Tapos ang dami nila, guys, pinuduro-duro talaga ako. Sobrang sakit sa kalooban ko at the time. Kasi alam ko sarili ko, wala akong ginagawang ano. Hindi ko pinaka-interesan yung ano nga, yung mga lipstick, yung anong mascara meron dun, sabi niya. And then, it so happened talaga, guys, na wala pa talaga yung kasamahan ko na siya yung nakakaalam talaga, tanging nakakaalam kung saan niya inilagay. And to make the story short, sa kakahanap-hanap ko, guys, inisa-isa ko yung ilalim ng desk ko. Nandoon lang pala sa boxes na maliliit, guys, niligpit niya. Nakalimutan siguro niyang i-turn over. And then it so happened na instead na inaabangan ko na yung call center agent na nang-discriminate sa akin, pinapatanggal ako nun, guys. Pinapatanggal niya ako a day after, pero hindi ako natanggal. And it so happened pa, guys, na naka-break ako. Bumaba ako sa ground floor, and then yung kasamahan ko itong ano rin, hindi rin nag-isip. Turn over lang din yung item na hindi sinicheck kung ano, kung may sira ba, kung nadurog ba. Kasi yun yung pinag-ano niya sa akin. Binibintangan niya ako na dinurog ko daw, ginamit ko daw yung lipsticks niya and also yung mga makeup niya. Blushes ng blush-ons. So, yun nga, guys. Naka-break ako and then pumunta pa ako sa pharmacy nun kasi dinasanan ako, guys. Napakamalas ko that day. So, after nung ano, pinatawag ako ng admin manager. Pinatawag ako ng admin manager, guys, kasi
ano pala guys, pinapatanggal niya ako guys. Gusto, sabi ko wala na, nag-disgrasya na yung ano yung trabaho ko at the same time, yung para sa pamilya ko. Kaso na guys ay ang edukasyon. Alam natin to, kapag mayaman ka at also compared to the mahirap na mga estudyante, discriminated talaga itong mga kabawang pobreng estudyante guys doon sa mga mayayaman ng mga estudyante. And also the civil status. Kapag ito ay usually nangyari kapag biyuda ka o single parent ka o isa kang batang ina, discriminated ka sa lipunan o kaya kahit nga sariling pamilya mo guys, nakararanas ka ng discrimination sa lahi o yung racism and also sa kalakalan. And ang kasunod ay ang transportation, yung regarding on the transportation, yung ibang mayayaman na ano na iba o hindi na sila nagmamind doon sa mga mahirap na yung transportation na mumurahin lang, no? Yung iba na mga mayayaman naka sports car, talagang ano yan, discriminated ang mga mahirap doon sa kanila, yung walang hustisya minsan na nagaganap guys. And also tuwing sa pagbuto, tuwing election guys, may discrimination din na nangyayari. And also sa physical na katangian ng individual. Ang last panghuli guys ay ang kakayahan o strength. Saan part ba ito nangyayari? Sa workplace ito guys, kadalasan na nangyayari. Minsan kasi pag ano ka, pag baguhan ka pa or hindi mo pa masyadong alam yung status o yung functions mo sa iyong workplace, minsan nakaranas ka ng discrimination guys. And this is based on reality talaga. And also ang uri ng hanap buhay. Ang uri ng hanap buhay kung saan nakikita ng mga tao na kumbaga yung iba ano to, garbage collector to, yung iba ay janitor to, ganito to. Parang ang baba ng tingin nila, which is dapat naman na ano, tao din yan, dapat nire-respeto at hindi natin hinuhusgahan at hindi natin sila dinidiscriminate dahil may damdamin din sila and also may puso sila na nasasaktan kapag ganun yung pinamalas mo sa kanila. Ang mga epekto ng discrimination, una ay ang physical, nakaramdam ng panghihina sa katawan and also unti-unting pumapayat ang discriminated na tao guys. Yes, kasi masyado niyang dinadamdam yung pag-discriminate sa kanya. And also ang pangalawa ay ang emotional. Mabilis na umiyak and also medyo ano siya guys, nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili kapag discriminated ka. And the third one is the panlipunan. Dahil discriminated ka na tao, naging pasaway ka sa iyong lipunan, naging lasindero ka, naging lagi ka naghanap ng away, and also instead na maging role model ka sa iyong lipunan o yung komunidad. The fourth one is the intellectual. Ano nga ba itong intellectual? Ito po ay ang kakulangan sa motivation at determination na makapagtapos. This is usually happen guys doon sa mga universities. Talaga, kapag discriminated ka, talagang may iba nga humihinto sa kanilang pag-aaral. And also, naging makitid ang iyong pananaw sa buhay. Dahil discriminated ka, nagre-resulta ito ng maling pagpapasya sa isang individual. And guys,
ang mga batas sa diskriminasyon. Ang una guys ay ang Equal Pay Act of 1963 and the second one is the Age Discrimination in Employment Act of 1967 and also Magna Carta for Disabled Persons and for the Other Purposes and the Anti-Discrimination Law, yung bagong batas natin ngayon. Guys, mga langga, kapag ikaw ay biniyayaan ng kagandahan, talino, at talento, at maswerte ka dahil nasa higher position ka sa iyong workplace, maging humble po tayo guys. Huwag tayong maging mayabang dahil ang tingin natin sa ating sarili ay napaka-taas na. Dapat po maging huwaran tayo, maging role model tayo sa workplace natin at sa ibang tao. Iwasan ang mag-discriminate, maghusga ng tao dahil the more na nag-discriminate tayo guys, parang sinasabi na rin natin sa kanila na husgahan mo rin ako dahil yun ang ginagawa ko sa'yo. So, the near fact na we are created by God through His own image and kaya lahat tayo dapat pantay-pantay and walang discrimination na magaganap. And that's all for today guys. Thank you and also stay safe.